pag-usapan na natin itong hot picks natin sa Miss Universe Philippines 2020. Nako, ito talaga marami na nag-aabang dyan. Itong hot picks natin sa Miss Universe Philippines 2020. Nako, eto talaga marami na nag-aabang dyan. Miss Universe 2020 mo. Ang top 12 mo, sino ba ang pan-12 na pumasok? Oh my God. Ako dito sa Miss Universe Philippines, wala pa naman talaga akong exacting personal choice. Yung kumbaga, hindi ko pa talaga nilalabas kung sino talaga yung para sa akin, ha. Pero since to sa observation natin, sa mga nakikita natin kung sino yung active sa social media, kung sino ba yung pumapalo talaga, kung sino ba yung maingay at kung sino ba yung potential. Yes, pero kasi yes, ang hinihintay ko talaga dito, yung mga activities nila na pwede pa nilang gawin. Kumbaga, yes, doon kasi it is nila, makikita mo kasi kung sino yung mag-stand out, kung sino yung talaga makikita mong palaban, kung sino talaga yung matindi. But hintayin pa natin yon. Saka hinihintay ko rin yung preliminary competition kasi doon magkakaalaman talaga. Ay, correct. Kung sino pasok, preliminary kung sino yung hindi, diba? Mm-hmm. Yes, madali magsabi na itong candidates na to, pasok to kasi maingay o winner. Pero hindi naman natin alam kung paano gumalaw to, kung paano tumabaho to dito sa beauty pageant na to. So, tignan pa natin kung ano pa yung mga pwedeng mangyari. Number 12 ko doon, si Miss Bilira, si Skelly Florida. Oh, si Skelly. Okay. Bakit naman siya naging top 12 mo? Kasi si Skelly, kung tutuusin, alam mo, nasa higher pa ng hot picks. Kaya lang, kasi pasabog naman talaga to si Skelly. Kapag tinignan mo naman yung itsura niya, talaga namang masasabi mo, top contender. Very strong yung personality. Yun yung nakikita ko dito kay Skelly. Kaya lang, yung sa challenge nga eh. Sabi ko nga sa iyo, kapag activity, doon mo makikita kung sino yung maliligwa, kung sino yung bababa yung rank. Kasi doon sa challenge naman na yung runway challenge nila, runway parang challenge, nakita ko talaga hindi ganun ka-power maglakad. Okay, sino naman ang iyong top 11? Kia 11. Moreno. Si Kia Moreno, alam mo yon yung parang nasa stage pa siya ng learning niya. Kumbaga parang step by step para makarating doon sa kung top 1 man yung ginugol niya. Pero medyo marami pa siyang kailangan i-improve sa sarili niya, lalo na kapag kapag yung mga styling, yung mga ayos, kasi kailangan yan eh. Sa Miss Universe kasi hindi lang naman Miss Universe kasi ang pinag-uusapan dito. Kumbaga papadala ka sa Miss Universe. So, naghahanap tayo ng very powerful at very strong woman na parang i-represent nga natin sa ng bansa natin. Kumbaga, talaga kailangan dito lang sa Miss Universe Philippines dapat makita na natin yung pagiging powerful ng isang babae. Ngayon, kung kulang doon, paano natin papadala to sa Miss Universe? Kumbaga, para sa akin, si Tia Moreno, nasa stage pa siya ng more processing, di ba? Ipa-process niya pa yung sarili niya hanggang sa ma-perfect niya. So, pero nakikita ko naman yung potential sa batang to. So, feeling ko, papasok naman. My passion for educating my fellow Filipinos on how to become responsible individuals will never fade. Downy Mystique. Sandra Lemonon. Si Sandra. Bakit si Sandra ang 10? May nakita kong kasi si Sandra, nakaraan, parang top 5 siya eh. I don't know kung saan yung page yun. Pero what do you mean si Sandra? Pero para sa akin, number 10 siya. Kasi si Sandra Lemonon naman, parang confidence naman siya sa kanyang sarili. Pero ang nakikita ko lang sa kanya, yung pagiging parang kulang, nakukulangan ako sa pagiging glamour. Mm-hmm. Doon ka. Yung glamour, nawawala yung glamour niya. Tapos parang iba kasi yung image na pinapakita niya ngayon dito sa Miss Universe Philippines kumpara doon sa Binibining Pilipinas. Binibining. But to be honest, mas gusto ko siya sa Binibining Pilipinas more than dito sa laban siya ngayon. Ngayon parang confident siya na kaya niya yung pageant, pero ang daming kulang, ang daming dapat i-input sa kanya. Number 9 ko si Maynigo. Yes, Maynigo. Actually, hindi ko alam yung history ni Maynigo. Kwento mo nga. Sumali na pala sa pageant. Okay, si Maynigo kasi, siya? Dati na siyang lumaban sa Miss Global. Yes. Noong 2018. 2018. Oh. Kabatch din ni
Michelle. Michelle Gumabaw, yes, na lumaban ng Miss Globe 2018. Sa international pageant. Si Michelle sa Miss Globe, ito naman sa Miss Global, na ginanap sa China. Tapos doon sa Miss Global, nag-first runner-up siya, tapos nag-second runner-up niya si Venezuela, tapos si Romania ang nanalo. Kumbaga, para sa akin, dapat bigyan siya ng credit kasi may masasabi natin lumaban eh. Kumbaga may napatunayan. May napatunayan na international. Ngayon, ang pinupunto ko naman dito, bakit si Michelle gumabaw, atat na atat tayo, o madali tayong sumabog na, pwede maging top 2, pwede maging top 3. Bakit kasi hindi muna natin tignan yung mga galawan ng mga kandidata? Sabagay. Hindi ko nga alam yun, hindi ko agad napansin yun. Pero nung... Ayun, kasi hindi mo nga yung background. Chine ko yung background nitong si Maynigo. Nakita ko nga, first runner-up pala itong bata na ito. Yes! Maganda, bata, maganda. Alam mo yun, yung mga tipong pag inayusan mo siya, tapos mabonggahin mo yon, ay panalo tong bata. Sino ang number 8 mo? Si Miss Cavite. Si Billy. What can you say to Billy? Actually, maganda naman siya. Very strong, very power. Kaya lang kasi, isang itsula lang yung nakikita ko sa kanya. Dahil may kayang buhok? Oo. Parang wala ka nang pwedeng iba yun sa kanya, kundi yun na lang. Kumbaga, ang nagbibigay power lang sa kanya, yung igsi ng buhok niya. Kung hindi maigsi ang buhok niya, hindi mo siya masyado mapapansin. Maniwala ka sa akin. I'm sorry. Parang mas attractive siya na may kayang buhok. Attractive siya na mas may kayang buhok. Kasi lumalabas yung pagiging passionista, lumalabas yung pagiging ano niya. Pero sabi ko nga sa'yo, pangbain mo ng buhok, anong mangyayari? Mm-hmm. Sumahal pala itong si Billy sa Miss Teen Universe. Miss Teen World. Hindi, saka... No, Miss World. Nilaban na natin siya sa Miss Teen. Hindi mo alam. Saka sa Miss World Philippines. Sa Miss World Philippines, mm-hmm, lumaban na siya. Tapos nilaban na natin siya sa international sa Miss Teen. Top 12 si Billy sa Miss Teen. Mabait naman si Billy, nakausap ko siya ng personal. Saka kilala niya ako kasi naalala niya ako kasi minsan na nag-live siya doon sa page ng friend ko. Tapos nag-chat ako sa kanya. Naalala niya agad ako, Tito D, ikaw yung kasabay ko sa pag-uwi. Sabi niya, kasi magkasabay kami pag-uwi niya. So nakakwentuhan ko siya. Mahusay siyang makipagkwentuhan. Tapos Inglesera din yung bata. Mahusay siyang mag-Ingles. Matangkad siya, mabait. Mabait siyang kausap. Friend. Rabia Mateo. Si Rabia. Rabia. April Smith. What can you say to April? Maganda. Strong and power. So very strong. Very strong and power. Kaya lang kasi ang problema ko din lang sa kanya, hindi mo siya pwedeng ayusan ng bonggang-bongga. Yung sasabihin mo yung mapapawaw ka sa kanya ng bonggang-bongga. Parang iisa lang yung looks niya na parang yun na lang at yun at yun at yun. At hindi talaga mababago yung itsura. Walang pangkulat. Doon sa unang labas ng Miss Universe, doon sa yung sa hotel, Manila Hotel, nung unang sabak nga niya, nakita ko siya, elegante talaga siya. Elegante itong si, April. Kung maglakad siya, elegante siya. Kung rumampa siya, elegante siya. Tapos doon sa runway, hindi naman siya nagpapahuli din doon sa runway. Doon sa runway challenge dito sa Taguig. Okay naman siya. Yung itsura niya, maganda. Gusto ko yung kulay ng balat niya. Isa siya sa gusto ko na kulay ng balat. Oo, maganda yung balat niya. Parang, pag sinabi mo nga, golden, parang ganun. Medyo shiny. Shiny yung skin niya eh. Shiny, saka matangkad na bata. Matangkad siya, 5'10 yata, 5'11 tong bata na ito. Tapos syempre, Inglesera ang bata. Hindi siya takot sa media. Nakikipag-usap talaga tong bata na ito. Okay naman siya. Ako gusto ko naman siya. Yung nga lang, gagaya yung sinabi mo, there's something lacking pa rin sa kanya. Na kailangan pa rin na ma-improve talaga para maging pambato natin ng Miss Universe. Although marami pa naman ang mangyayari. Number six. Rabia Mateo. Si Rabia. Lagi si Rabia sa IG. Lagi siya nagpo-post. What can you say to Rabia? Okay, si Rabia. Ang nakita ko kay Rabia, masyadong lucky. Lucky yung pagkaka
sali niya dito sa Miss Universe Philippines. Kasi bago pa lang siya, kumbaga bagong pita sa puno. Pero alam mo yun, yung ang ingay-ingay na ng pangalan niya. Maingay siya, mainit siya. Kahit nung simula pa lang, maingay siya. Nagsasabog talaga ng ano, yung pangalan niya talagang biglang boom sa ano, sa beauty pageant, di ba? Ang maganda sa kanya kasi yung team niya magaling yung maglaro. Kumbaga talaga, sabi ko nga, pagbaguhan ka sa isang industriya, pictures. Kailangan mo magsabog ng iba't-ibang pictures. At promise, makikilala ka. Kasi yung mga tao mapapawaw sa'yo eh. Sino to? Ano to? Anong pangalan ano niya? Ano to? Oo, diba? Saka makikilala pero talaga. Kung iba yung mo ako, ano kung tatanungin mo ako kung ano magiging lagay niya dito sa Miss Universe Philippines, para sa akin, siguro napakaswerte niya pag pumasok siya sa top 5. Pero kung tatanungin mo ako, mananalo ba siya? Ang sagot ko, no. Knowledge is and always will be power. My passion in empowering people through education and literacy will never fade. Downy Mystique. I'd si ano, si Paranaque. Oo, si Isabella. Si Isabella, ang nakikita ko, malakas yung potential din makakuha, makapasok ko sa top 5. At malakas din yung potential niya na makaariba dito ng corona. Alam kung bakit. Kasi siya, kendo doon na una, hindi, ano eh, silent. Alam mo yung mga tahimik lang pero lumalaban. Tapos pero yung styling niya sa akin, para sa akin, I feel bored. Nabuboard ako doon sa styling niya. I'm looking something new for her. Number spot 4. Oo, sino ang 4? Si Isabella Galeria. Etong Isabella. Bata naman na to, very safe talaga siya sa sa competition na to kasi talagang palaban, pumapalo. Kumbaga, ang hinahanap ng isang Miss Universe halos nasa kanya na. But ang problema sa kanya, parang more on show lang siya sa pagiging glamour. Pero hindi ko siya nakikitaan na papalo siya dito sa competition na to. Kasi, ano, tawag dito, yung kumbaga, kung pukpukan ng styling, panalo na to. Kung botokan, sa styling panalo. Talaga, oo. Oo, panalo. Wala akong masasabi. Sabi ko nga sa'yo, bigyan mo siya ng lipstick. Bigyan mo siya ng lipstick. Alam niya kung paano niya gagawin o ipopromote yung lipstick. Sobrang kasi panalo. Naman, nag-aral siya, pre. Nag-aral siya ng paano mag-ayos sa sarili niya. Isa sa mga credibility niya yan na nag-aral siya. Okay. Mahusay talagang mag-ayos tong si, ano, si Isabella. Saka maliit yung mukha niya. Sa kasarampahan, wag eh, panalo talaga. Kami talaga yung mga press talaga sa likod. Panay ang sigawan ng rumarampa itong si Isabella. Talagang winawagayway niya yung kanyang ano, damit. Ang galing. Ang maganda kasi kay ano, kay Isabella, binibigay niya kasi kung ano yung hinihingi ng tao sa kanya. Yes. Alam mo yun? Kasi runway. Ano ang kailangan runway sa Miss Universe, ibibigay niya yon ng buong-buo. Ayun yung maganda sa kanya. Kaya ang tao sa kanya, parang wow. Hindi mo siya pwedeng itapon sa mababang rank. Kumbaga, talagang naglalaro siya sa ranking na to. Kasi, pagdating nga sa kanya, pag sinabi mo, kailangan ko pumost ka ng ganito, ibibigay niya yun ng bonggam-bongga. So, yon. So, talagang ano, talagang makikipagpukpukan talaga siya. Ayun ang maganda kay Isabel. Kasi kung ano yung hinihingi mo, so sobrahan pa niya yan. Kaya, bibigay para sa akin, number 4, number 3, pasok to. Ngayon, kung tatanungin mo, kung mananalo ba siya, 50-50. Ang dating sa kanya, 50-50. Bakit? Kasi hindi nga natin alam. Ang dating sa Q&A portion, kung sino ang lulusot, kung sino ang hindi. Yes. Pero ang mahalaga, makapasok siya dun sa top 5 para makapasok siya sa Q&A. Ay, for sure, makakapasok yan. Oo. Makakapasok kasi yan. Sa finals sure na lang talaga natin makikita kung sino bang may pinakamagaling sumagot.